Top 1 ko dito, Novatrix. Novatrix to? Novatrix. Top 2 Brody, top 3 Moskov. Moskov. Ayan na nga si Moskov. Moskovaria. Moskovaria pa rin. Late game pa rin yung talagang target dito ng Falcons. Meta talaga. Uh-oh. Kasi nga naman, pag nag-Betrix ka, Eagles yun sa Pakito. Uh-oh. One shot. But this time, it's going to be the Carmilla. Carmilla plus the Louie ang kate. Uh-oh. Parehas. Parehas din kasi, kumbaga, kahit papano, na-answer din ng Moskov yung global presence ng Louie. Moskovaria yung lumalaki, yung lumalawak, yung tagos nung needles. And mas madali ito kasi Akai eh. Mas madali iland para yung... Para maghanap ng pwedeng targetin. Oo, yung target Tapos meron pa silang Yuzhong. So marami pang pin down nga dito ang Falcons AP Bren. Maganda yung sustain ng Falcons AP Bren, which is always good kapag Roger yung katapat. Gusto ko yung Akai pick talaga. Kaya naman nung fourth pick, na-feel natin na yun talaga yung kukunin dito ng Falcons AP Bren. Correct. Makes a lot of sense laban sa isang Louie. Yep. Actually, na-contra talaga nila yun. Kaya siguro binigay ng Falcons AP Bren ni Louie na first pick. Usually, di ba nababan? Kasi alam nila na pwede nila makontra. Yuzhong, Akai, pang-contra yan sa Louie. Napaka-importante dito ng pang-contrahan agad para sa ating dalawang teams. Again, unang nakakuha ng puntos ang Liquid Echo. Here we go. Kailangan bawiin ng Falcons AP Bren naman ngayon yung momentum. Same side. Itong dalawang kupunan na to, pero magkaiba ang nangyaring draft. First pick, Louie on Sanji. Grabe yung hero dito ng Falcons AP Bren. Hindi pang Falcons AP Bren. At hindi ko sinasabing dahil di nila kayang i-gamit ito. Pero late game scaling. Novaria kailangan ng item. Moskov kailangan ng item. Even yung Minotaur nag-evolve na siya to the point na hindi siya, mahina siya sa early stages kasi flask lang yung item niya. Hindi siya malambot siya eh. Masasabi ba natin dito na reactive type ang Falcons AP Bren? Mukhang ganun na nga. This time sa Liquid Echo. Kasi parang nakita din natin yun nung game number one na syempre Rafaela sila, reaction sila. And ngayon na meron kang Minotaur, halos ganun din. Plus kailangan mo pang maghintay ng late game items. Parang pang-counter kasi siya supposedly. Pero surprisingly, may kita natin dito si Kyle Tizzy pala. Ang una nag-level 4, nagkakaagawan agad. Pero Patron nakuha pa rin ni Carla Tizzy. So dito, napaka-importante agad ng mga resources at yung mga pokes. Actually, dahil magkakaroon na tayo ng pagong anytime. Here we go sa X-Play ng rotation ng dalawang kupunan na to. Na poke si Nakaro rito ni Pew. Hello, old teammate. Sabi ni Mr. Angelo, kailangan kunin yung mga creeps dito, yung minions dito sa may bottom lane. And eventually, makakuha na level 4 yung Novaria, pati na rin itong Yuzhong. Tapos, yung mga roamers natin, makakuha din ng level 4. Yan yung idea ni Ogwen na pupunta din sa may mid. Ganun rin si JP, kukunin yung full EXP ng majority ng minions. Dalawang wave doon sa may gitna. Parehas yung rotation ng dalawang teams natin. Mirror lang talaga. Mirroring technique, which is game 1 pa natin nakikita. Very similar playstyle. Nagbugugan sa loob! Ginamit na dito yung heavy spin. Pero Kaldisi pa ang makakakuha. Kaldisi makakakuha dito ng turtle. Si Kaldisi pa nga ang first blood nila. Flop TC for the backup. Pero parang ibang backup yata ang napuntahan niya. Dahil double kill na yung kalinya niya. Wowza! Naipit na si Carl ni Kyle doon. Siya pa rin ang nakakuha ng retry sa bagong. Grabe yung formation dito ng Liquid Echo talaga. Parang lahat ng mga positioning na foresee nila kung saan manggagaling. Ang ginawa ng Team Liquid, mas binilisan nila yung pag-clear doon sa may gitna, pati din sa may gilid. Which meant na naipit doon pa si Flap tsaka itong si Few. At ang naging resulta, mag-isa si Kaltizi na umiikot doon sa may turtle. Oo, na pigilan nga niya yung si Kaltizi. Kasi, si Carl, I mean. Oo, kasi naipit niya. Pero ang ginawa ng Team Liquid, hindi nila dinamage yung turtle. So, walang, kahit na magandang ipit, hindi pa rin makaretry si Kyle. And with that, pangatlo, si Carla Tizzy na hinahabol. Of course, si Pew sa total assist. Which is actually last season, gusto niya daw, total damage taken na siya. And with that, nako, kitang-kita nyo naman. Iba yung tapang dito, Chantel, ng Liquid Echo. Kailangan natin ito pag-usapan. Parang in the zone ang lahat ng kanilang movements. Total, nakapagpahinga din kasi sila kahapon. So yung data ng mga games ng Falcons AP Bren, kitang-kita at napag-aralan nila. Alam na nila kung paano pupuntahan na yung specifically na talagang iikutan din ng Falcons AP Bren. Tsaka yung
sabihin na natin yung draft din nila, parang hindi din natin in-expect na parang ganito yung magiging sequencing. Hmm. Kaya totally ay medyo nahihirapan pang sumagot dito ang Falcon sa Ipibre. Oh, Ayun na. I can feel it. You can feel it na, Mr. Wolf, Miss Chantel. The recalls. Ang kumutiga mo pa ako gawin, Miss. Oh, diba? Miss lang. Nakakagulo talaga sa isip palagi pag niletgo yung Louis sa draft. Kasi kung papansinin natin, naging reactive nga talaga yung heroes ng Falcon Safety Bread. Yes, sir. Dalawang heroes yung kinailangan para lang pigilan yung isang Louis. Napilitan silang mag-akay plus sa Minotaur. Tapos, yung naging resulta ng draft nila, sobrang bagal tuloy. Tsaka kahit sa laro, aabangan mo yung teleport eh. Teleport tayo na nakita si Sanford pa lang hatid niya habang natutuloy dito. Ang Turtle Simu pa rin ang makakasargo. Merong heavy spin doon. Flick out para kay Owen. Tapos may suntok para kay Sanford at dederecho pa nga. Flatizy, wala na buhay doon. Merong pagbalik ng buhay because sa Cha Essence para habulin pa rin ni Benny Cutie. What a play na magmumula sa team Liquid Echo. Nilikuran ni Sanford, tineliport. Kung imagine mo, parang tineliport si Manny Pacquiao sa likod mo. Tapos biglang left jab. Diretso na agad. Pagka-announce na siya rin maglalaro, suntok agad. Ayan na naman. Gumagawa ng sariling ring dito si Sanford. Sanford with the confidence. And this time, transition into the top. At si Sanford na nga, super barko dito. Ang makukuha nila. Grabe. At hindi na makakaabot pa si Owen all over the place ngayon ang Team Liquid Echo. Enormous terms, ML na ML. Play ang na cavalry play. In English, play na play. Play na play. Then, Team Liquid Echo, nung nakuha nila yung Louis, hindi na sila dalawang isip. Kung papansin natin, sobrang bilis silang pinik yung back siya. Ganon din yung pakito. The answer was there. Mabilis talaga yung tempo na pwede nilang paglaruan. Ang pinakamabagal na dito siguro yung Carmilla, pero hindi nga yun yung parang pampronta nila dito. Parang bonus na lang yung para kay JP. Oo, yung Crimson Flower bonus na lang yung pati yung ulti ni JP. Matagal natin pinag-uusapan yung macro na meron ang Falcons AP Bren. Maging sa mga interviews, kahit sa mga players na napapanood natin, sinasabi nila, alam ko, napanood ko yun sa podcast ni Ocho Gaaba na kahit yung AP Bren, aminado, hindi naman talaga kami malupit pagdating sa microhan, sa mechanics, pero yung macro namin, yung mas pinaprioritize namin. Pero this time, na-out macro sila ng Liquid Echo. Para nahaharang, ayun na naman si Sanford. Oo. Biglang may nag-a-appear talaga na taga-suntok anytime, eh, no? Ang para sa akin dito, kaya para na-weirdo na ako dun sa lineup ng Falcon AP Bren. Nag-make sense naman kung draft versus draft, pero dun sa playstyle kasi ng Falcon AP Bren, hindi pasok yung ganito ka-scaling. Napakatagal. Pero kung matitiis nila to hanggang dulo, siguro, kakayanin. Yun nga lang, hirap eh. Okay. Kakayanin ba talaga? Wow! Ulit makakakuha niya. Pero heavy spin, pero walang maiipit doon. Flicker out para kay Owen. Dadating na si Benic Unit, pero pa-conceal. Alright. Flap, TC, ang target nila, pero may kalinga doon. Sa ilalim ng Torre, Bulaga, yata na sa Panaba. Oh! Bulaga! Sabi ni Sanford, at pero pagsuntok sa ilalim ng Torre, hindi na yata nila patatakasin pa. Halaka! Sa ilalim na talaga ng Torre, ay may double kill pa para dito sa side ng Liquid Echo. Ruthless aggression para sa Team Liquid Echo. May kasama pang Purple Pop si Karorito. Napakaganda na naging TP ng Team Liquid Echo doon. Si Benny Cutie kumakalmot. Kasabay nun, si Sanford na sumusuntok! Sobrang taas nung burst. Ang ganda nung juggle nila. Sila muna, parang tag team eh. Nauna muna dun sa may ring noon si Sanford. Tapos bigla tumalun si Benny Cutie with Purify. Tapos may like and pounce combo. Nakatakbo pa sila to safety. At nakakuha pa ng additional kills and the purple buff. Ngayon, sobrang in control ng Team Liquid Echo. Napakahirap tiisin nito, men. The kalmot and suntok combination. Mahirap yun. At saka yung nangyayari kasi dito sa dalawang team sa atin, sabi natin kanina sa lineup diba ng Falcons AP Bren, more on the reactive side. Pero ang nangyayari kasi, hindi na sila makareact sa sobrang bilis na ikot na ginagawa ng Team Liquid Echo. Masyadong mabilis eh. Kaya nga mayroon silang identity na Echo Express. Ganoon pa din kabilis. 7 minutes. Mas pinabilis pa nila with the teleports na meron si Sanji. Agagri ako sa inyong dalawa. Medyo kakaiba to para sa Falcons AP Bren. Reactive ang kanilang galawan. Maghihintay pa sila dito ng ultra late game. Maybe 10 minutes kung matitiis nila to. Tiis pogi technique na naman. Oo, babalik sila dito. Siguro maganda is meron silang mga heroes na pang-defend.
Meron silang Novaria, ganyan. Meron silang Moskov, mabilis din mag-clear. Pwede rin mag-split push, tapos spear lang to safety. Ang problema, yung speed ng Team Liquid Echo, sobrang bilis. At the same time, meron sila nung teleport. Eh, total kabayo yan eh. Kaya nga may tinatawag na the ultimate horsepower. Team Liquid Echo. Parang yung mga una na team fight, 2 horsepower, mamaya mas lalakas pa. Mas lalakas pa, dire-diretso ang baterya. May teleport na naman na, oh my G, ano ayan to? Na naman, alam ba talaga, or alam ba na Falcon's AP Bren na nandito si Sunport sa may gilid? Mahahabol pa nga dito si Mew, parin nakaredy si Flap TZ. So medyo may konting reset doon sa positioning habang pumupugak muna doon sa baba si Super Marco. Pugak gaming lang daw, sabi ni Super Marco. Meron siyang Sphere of Destruction anytime. Naghihintay lang yung Lord. Bad beats lang yung Lord. Patience lang yung Lord dito. Iibahin this time ng Falcons AP Bren ang approach. Inaabangan nila yung teleport ni San4D. Napanood na nila. Sabi nila tatlong beses yun ang ginawa. Hindi na kayo pwede umisa ulit. San delivery. Binabato ni Sanji yung kanyang tropa na si Sanford. Oo nga naman. Siyempre sila yung San combo eh. At maganda dito kasi di ba may mga teams na ginagawa nila teleport, marami yung kasama, at least tatlong mga miyembro. Sila, alam nila na kayang i-outplay ni Sanford, pero every time na may flicker, it means na makakatakas yung Pakito kasi may combo pa rin. Kung sakaling mapurnada yung kanilang plano, pwedeng mag-out sa Pakito. Ito na naman, pwede nilang likuran to, lalo na nagpakita ni Moskov. Guys, 5-0-1 si Sanford ha. Tingnan natin, nasan ba yung Luigi? The San duo is at the bottom side. Sa right side ng mapa, the east side ng mapa. Parang ano din dito, wala pang... the east bush. The east bush. Iba yung tawag mo dyan dati. Ang bush from Marikina. The bush from Marikina. Ito, yung bush. Anong tawag natin dito sa bush na pinupunta pa kanina? Ayan na! Nakita! Ay! Bulagaan na naman para nakita na natin ito kanina. Halaka! Nawala sa mapa. Halabira pa dito sa pagtawag ng dragon. Si Benny Beauty mapipigilan yata nila. Oy, pero makakamag-like and bounce. Heavy spin na gamit na rin yung Purify. Kaya wala crowd control dito para sa ng Falcon Saving Bread. Flap DC ang target nila. Pero sa pero pabawi nila damage para sa kanila, pero tuloy-tuloy pa rin dito para sa Team Liquid Echo. Pero papalag ang Falcons AP Bren. Hindi, basta-basta nagpatinag ang Falcons AP Bren, even though dalawang namatay sa kanilang kupunan. Nakakatakot yun. San-san combination with the teleportation, but Super Marco with a save. Bawal sa mga eskinita na lugar if ever dito na mag-set up ang Team Liquid Echo. Ayan na, tumutusok na si Super Marco na. Oo. Tumututpik na yan. Tumututpik na. Tanggal na ang mga tinga. At isa sa mga kailangan nilang hanapin dito is kung saan ba manggagaling yung mga players ng Team Liquid. Ayan na naman. Parang paulit-ulit. Okay, diversion kasi yun eh. Pwedeng fake teleport kasi. Baka akala nila doon yung play. Kinabi ni Astral Echo, kay Kyle DC, merong heavy spin. Hinaharap kung sino pwede maipit. Nilapitan dito ni Sanford, si Super Marco, pero delikado yata na ituloy. Hindi mare-reset. Pero talaga nabubulaga dahil mawawala dito si Sanford. At itutuloy pa nga dito ang mga players natin. Open mga kalahati ang buhay. Habang si JP mamamatay. Very cutie para mamabaliktad dito ng Falcon Saving Bren. Oh, ang sakit. God. In or out. Pero godlike na si Sanford dito. At itutuloy pa nga. Pero pati bago tapusin ang team fight dito sa maitaas. Sanford! Napakaliksi! Napakaliksi ng bata mo! Pero malupit pa rin yung pinakita dito ni Few. Asintado. Malalaser, tumama talaga yung kanya mga important spells. Napatumpan nila si Carl, pati si JP because of what Few was able to achieve in this game. Maganda yung pinakita nga lang ng San duo, particularly ito si Sanford. Making it difficult para sa Falcon CP pa rin na pumwesto. Yun nga lang, ang nabigyan sa Team Liquid was Carl. So ibig sabihin, hindi pa rin sila nakapag-lord. Oo, na-delay. Na-delay at kukuha lang muna si Carl ngayon this time ng purple buff. Few saving that specific team fight. Para sa side ng Falcons AP Bren, napakadaming game-changer moments ni Mr. Angelo Kyle Arcangel with the 1-1-1 scoreline. Lalayo lang muna siya dito. For sure, malalaman ng Team Liquid Echo na si Moskov, Super Marco ay nasa baba. Ayan na yung tulak. Sinamaan ang Bloodbath dito si Kyle DC habang nandun naman ang Sphere of Destruction. Tapos itutuloy na Team Liquid Echo Lord. Napakagandang zone out dito sa mga players ng Falcons AP Bren. Kaya naman sila ang makakasecure yan. What a play na magmumula sa Team Liquid Echo. Na-dodge nila yung spear. Exactly. Yun yung win condition para sa Team Liquid or yung go condition para sa kanila. Parang yun yung pinaka-green light.
alam nila na lamang sila ng level sa kanilang jungler. Tapos kapag hindi tumatama yung ulti ni Marco, it means it will be a 4v5 situation na luging-lugi yung Falcon Safety Brain. Yung malayong javelin throw 2 times to 3 times kasi natin nakita na nangyari yon. At sabi ng Team Liquid Echo, wag na muna kayo magpatama dyan sa spear na yan para di magulo yung Lord natin. And with this, nagmamarcha na ang Lord sa mid lane. Napakalaki ng kalamangan din dito ng Team Liquid Echo at mapipilitan na mag-dash away dito si Kyle DZ. Pero magtalon, Super Marco maaarayan nga doon. Ginamit na rin Dragon para lang madepensahan pero hindi sapat dahil bibigay yung Torre dito sa may bandang gitna. Naka-ready ang Team Liquid Echo. Meron pa ang minion wave sa may bottom lane. Ang lala ng tapang dito ng Team Liquid Echo. Alam na alam nila yung gagawin. Beautiful MLBB after the mid lane tower. Disiplina kaagad sa baba at maghihintay ng siguro ng 2 minutes unless mag-clash. Sakto din yung napoke nila doon si Super Marco. But this time, may Wind of Nature na si Marco. Astral Echo, ginamit na rin dito. Minowon si Yuri, pero meron counter ba? Ito na si Super Marco, meron mga sibat para sa kanya. Cardis, makukuha nila. At aalis, ito na yung disiplina. Sinasabi natin, okay na raw dahil may nakuha na si Falcon Safety Brain. Pero sakto kay Sanji. Kanina pa daw kasi nagda-diversion play. Bullseye! Pinulsay ni Super Marco. Huli ka, pero di ka kulong. Crucial pick-off. At doon sumigaw ang Hive. Napakalupit na depensa mula doon sa Falcon Safety Brain. Maganda yung talon doon mula kay JP. Nakahuli siya ng 4 or 3 with the ultimate. And madami na stand doon sa Falcon Safety Brain. Pero ang clutch ni Master Ogwin, nakahuli na 5 yung napatalo niya doon. Dinabugan. Dinabugan niya. Dinabugan ni Master Ogwin. And with that great defense para sa side ng Falcon AP Brand. Okay, Curse of Blood. Curse of Blood, yung tatay madidikitan. Tapos biglang dumating, ganino. Napakaganda pagpigil naman doon sa may heavy spade. Wala daw lalapit sa aking mga kakampi. Itutuloy pa nga dito, Desperso. Pero Sanji, sama ako sa team fight. Sino pwedeng higupin? Habang yung flicker ginamit na rin ni Ogwen. Pero yung ngalan, Desperso again. Benny Cutie, at sakit na talaga dito ng damage niya. At itutuloy pa nga dito ng Team Liquid Echo. Nako, crucial yon kasi 30 seconds na lang ang Lord. Mabubuhay si Ogwen. Mas makakapag-set up dito na mabilis ang Team Liquid Echo with a 6K gold lead. Ang laki nun, 6,000K. Oo, pangkabuhayan showcase yon. Anyways. Ang maganda dito nga lang para sa Falcon Safety Brain. Alam nila na walang battle spells yung majority ng mga members ng Liquid. So, ang pwede gawin ng Team Liquid, delay mo na yung Lord. Maybe one reset para umabot yung 2 purify na meron sila. At pagdating ng moment na yun, alam nila na meron silang mga 30 seconds na leeway dun sa flicker naman ni Ogwin. Pero great decision making then coming out from JP, initiating that team fight. Tumama sa 3 yung Curse of Blood. At dahil doon, kasalanan na naman niya. Oo, nakita mo yung damage agad. Parang bibigyan na talaga. Pero mukhang nga kakaliwa. Nagamit na rin yung Cyclone Eye. Astral Echo ay naibitaw na rin dito ni Few. I-re-reset muna yung Lord. Pwede kasi purify na sila eh. Tapos walang flicker yung Minotaur. So gets nila. Gets nila. Nagbibilang ng cooldown. Sana all. Ito, nagbibilang din sila. Kung ito na ba talaga ang tamang timpla para ituloy. Pero paggamit doon ng Curse of Blood, si Ogwin makakalahat na yung buhay. Habang si Benny Cutie, Kyle DZ. Ginamit na rin yung Heavy Spin. Nandito na yung Dragon! Kyle DZ naman ngayon ang makakakuha ng Lord. Pero mega kill na si Benny Cutie. Meron pa pag-slow para sa kanila. Matatamaan pa nga dito na pag-stun si Sanford. Double kill na para kay Benny Cutie. At nararamdaman mo na ba? Kasi nararamdaman na natin talaga ang sakit dito na Team Liquid Echo! Nakapatay si View pero enough ba to para madepensahan niya yung 4 na buhay sa Team Liquid Echo? Magsuspawn yung minions. Signal na, perfor na si Benny Cutie. May Lord at may minions. Kaya, defable ata. Defable kasi may Lord. This is the last hit na meron si Kyle, pero hindi. Si masyadong nanaig ang bagyo. Si View lang talaga yun nandito. Meron pang 2 minion na bit-bit. Ang Team Liquid Echo. Kaya naman dito para sa ating Grand Finals. Una makakadalawa! Team Liquid Echo! Utang na loob, Benny Cutie. Utang na loob. Kinalmot niya yung lahat sa last team fight. Parang yun nangyari doon. San ba? Higit na ako. San ba makate? Dito ba? Nandyan sa baba. Bandang baba. Ayan, dali mo. Nakita na nga. At doon nadali ang 2-0 para sa side ng Liquid Echo. And I should say, hindi lang naman si Benny Cutie. It was a team effort.
para sa side ng Liquid Echo. And the question is right now para sa 2-0 to Falcons AP Bren, nagre-react sila na unusual nating nakikita sa kanila kasi usually sila ang nagdidikta kung kailan ang laban. Exactly. Sila ang nagdidikta na eto, laban tayo dito. This time, hindi. 6-0-5 eh, dun si Penny Cutie. At nung sinabi ko na pwede siguro mag-Beatrix na lang or mag-Brody, ang idea dun is yung Falcons AP Bren, dahil pinili nila mag-Moskov, sobrang scaling nung kanilang composition. Kailangan nila maghintay talaga ng late game. Pero yun yung trip nila eh. Moskov area, malakas talaga sa meta pero hindi sila binigyan ng oras sa Team Liquid Echo. At hindi sila pinagalaw. Ating kausapin ngayon na si Midnight para sa kanyang analysis. Midnight, ikaw na muna. Dito sa Champions Arena, Liquid Echo takes game number 2 on the back of an amazing performance mula sa Roger ni Benny Cutie. Kumakalmot lang talaga ang ginagawa dito ng Roger. And ito yung dahilan bakit nahirapan din talaga ang Falcons AP Bren dito sa game number 2. And of course, ang ating MVP ay walang iba kung hindi ang bagyo na si Benny Cutie. Roger 6-0-5. Flawless performance mula dito sa marksman ng Liquid Echo. Napakaganda, again, nung kanilang ginagawa dito, yung paggamit ng kanilang gold laner na medyo masasabi nating parang kumuha din sa playbook ng Falcons AP Bren. Kasi ang ginagawa ni Benny Cutie dito is talagang taga-follow-up din siya. Of course, nandiyan yung kanyang chasing power. But this time around, instead of the weakness finder, pinili niya yung Impure Rage para may constant source of mana. Meron siyang pang-farm, mas farm niya yung kanyang like and pounce para naman masigurado nila na sunod-sunod lang or tuloy-tuloy lang yung pag-arangkada ni Benny Cutie dito sa kanyang Roger. And again, makikita natin dito sa highlights natin na medyo similar pa rin talaga yung kanilang ginagawa dito nung game number 1. Nandoon si Sanford chasing the heroes on the backline. Kumbaga, ang purpose kasi ni Sanford dito is aside sa pagsusuntukin, yung heroes ng Falcons AP Bren ay bawasan yung mga members ng kanilang heroes para man ma-activate yung second skill ni Benny Cutie and ma-amplify again yung kanilang chase potential. I would say mas mahirap yung naging game dito ng Falcons AP Bren. Grabe din yung mga freestyle na ginagawa ni Sanford dito. And again, yung chase potential, nadagdagan pa dahil meron pang diversion mula kay Lu Yi. And yung team fight participation dito ng kanilang mga members ay talagang na-amplify yung pang last hit ni Benny Cutie with the Lycan Pounce. Nakita naman natin na may konting bawi naman from the side of Falcons AP Bren. It's still very similar to game number 1. Nandoon yung Talon ng Minotaur, yung Petrify ni Flap Tizzy, yung Counter Engage, and of course, yung mga tumatamang Star Shutter mula dito kay Pew and yung mga Spear of Destruction ni Super Marco. Ang mahirap lang talaga is laging may humahunting. Tapos may ultimate set ka pa ng Curse of Blood. Essentially, nalilimit dito yung movement ng Falcons AP Bren kasi stuck sila doon sa teamfight. Even though masabi natin may mobility spell naman si Super Marco dito, ay talagang nahihirapan sila mag-engage. Pero may mga malulupit pa rin naman na place si Super Marco dito. Pero ang masasabi ko lang for Liquid Echo, they have one strategy in mind, which is i-bait natin yung mga objectives. Lahat, halos ng tinik ng Liquid Echo dito is ginamit nila. At of course, itatry mo pa rin na makuha yung neutral objectives. Pero ginagamit nila to para ma-bait at ma-force yung Falcons AP Bren na lumaban sa kanila. And essentially, ang ginagawa ng Liquid Echo dito is parang lord lahat ng neutral objectives. Kung saan, pwede ka naman mag-lord / turtle dance, tapos mag-turn ka ng mga hero. And doon natin nakita yung impact ni Sanford sa early game. Dahil nga, napakataas ang damage output ng isang pakito sa early game. Kapag na-burst niya yung mga heroes, na-activate kagad yung Roger dahil nga nandyan yung pang-amoy and yung chasing power with the Lycan Pounce. Dagdag mo pa dyan yung additional sustain na makukuha niya rito sa Impure Rage. Hindi siya nawawalan ng mana. And then nandyan din yung lifesteal with the Endless Battle. Kaya naman, hirap na hirap din talaga yung Falcons AP Bren. Nasagutin dito si Benny Cutie. When it comes to the team fight, no, again, may Black Dragon form naman, may Minowan's Fury, may Novaria, pero tandaan natin yung ginagawa ni Sanford dito, yung panggugulo sa backline, essentially tinatanggal niya yung threat ng Falcons AP Bren dito. Hindi sila makalaban, hindi sila makasetup, hindi nila ma-layer yung kanilang mga spells dahil nga may pakito na humahabol sa kanila. And I think dito na natin masasabi na talagang naghanda rito ang Liquid Echo. 2 games na natin nakikita na hawak ng Falcons AP Bren ang Novaria pati na rin ang Yuzong. Pero at this point, I feel like
Sanford has been a huge threat already on this Pakito dahil na-amplified din. Or napapalakas niya yung presence ni Benny Cutie on the Roger. Dagdag mo pa dyan, pagdating mo ng late game, nandiyan yung Great Dragon Spear, yung Malefic Roar, and yung additional sustain na manggagaling sa Has Claws. Kompletos Ricardo dito.